Uy, andito ka na naman sa page ni UTV. Welcome back. Tara, kape. Matik na yan. Tara, kwentuhan ulit tayo. Habang nag-check ako ng mga gamit ko, nakalkal ko nga itong lagayan ko ng mga documents. Yan ang lagayan ko ng mga importante kong mga papeles katulad ng diploma, birth certificate, at iba pa para madali kong mahanap. At nakita ko nga itong sobre na to, guys. Ito yung certificate of eligibility ko nung nakapasa ako sa Napulcom way back 2019. Yes, yes, you heard it right. Nakapasa ako sa Napulcom way back 2019. Pulis dapat ako eh. Di kayo makapaniwala. Wala no, kala nyo puro kalokohan lang alam ko. Matalino din si Yoy pero kunti lang ha, kunti lang. At eto na nga yung kwento kung bakit hindi natuloy yung pagpupulis ko. Shishare ko na sa inyo, baka interesado kayo eh. Baka lang naman, kaya ikukwento ko na rin. Bata pa lang ako, pangarap ko na talaga maging pulis. Naalala ko nga nung graduation namin sa kinder. Yun ang sinabi ko sa stage. When I grow up, I want to be a policeman someday. At eto na nga, the day after na nalaman kong pasado ako sa Napulcom, binugbog ko na yung sarili ko sa kakajogging. Talagang exercise malala ako nun, guys. Unang linggo, umaga lang ako nagjajogging. Pangalawang linggo, umaga't hapon na. Tapos nung nasanay-sanay na yung katawan ko, umaga, tanghali, hapon na ako nagjajogging. Araw-araw yun. At sa hindi inaasahang pangyayari, bumalik yung asthma ni Yoy. Buray niya po niya. At isa yun sa mga dahilan kung bakit hindi natuloy yung pagpupulis ni Yoy. Pinanghinaan na ako ng loob kasi alam ko nang hindi ako papasa sa medical pa lang. At hindi rin biro ang pag-a-apply sa PNP. Talagang magtsatsaga ka sa pag-a-apply at syempre gagastos din sa mga requirements. At marami pang personal na rason kung bakit hindi ko natuloy yung pag-a-apply. Nung mga oras na rin kasi na yun, pamilyadong tao na si Yoy eh. Pinasa Diyos ko na lang lahat. Iniisip ko na lang hindi talaga ibibigay ni Lord kung ano yung gusto talaga natin, kundi ibibigay niya kung ano ang dapat at gusto niya para sa atin. At dumating na nga yung pandemic, buray niya po niya. Yung pandemic days, dun pinanganak si UTV. Yes, you heard it right. Marami nagsulputang vlogger nung pandemic at isa na nga dun si UTV. Produkto tayo ng pandemic. Wala eh, hindi tayo makalabas nun. Sobrang boring sa bahay. Kaya lang isipin ko mag-video-video. To cut the story short mga yoy, eto na tayo ngayon. Hindi man natupad yung pangarap ko maging pulis. Oo, nakakapanghinayang. Pero ito yung gusto ni Lord para sa akin eh. Ang magbigay ngiti, magpasaya, at mang-inspire ng aking kapwa-tao. Pero sa totoo lang, hindi talaga pumasok din minsan sa isip ko na magiging vlogger ako pagdating ng panahon. Totoo yan guys, wala talaga to sa plano ko. Trip-trip lang talaga yung unang mga ginawa ko mga video. Tapos, ang dami nang nanonood hanggang ngayon. Parang naobligan na akong gumawa ng mga video na i-upload para may mapanood at mapasaya ko kayong mga followers ko. Pero totoo, parang hindi na kumpleto ang araw ko kapag hindi ako nakakapag-upload ng video. Parang naging sistema na ng buhay ko na gumawa ng content at i-upload para may mapanood kayo. Hanggang sa di ko na namalayan, umabot na tayo ng 100,000 plus na followers. Kaya sobrang nagpapasalamat ako sa mga solid na sumusuporta sa UTV. Hindi ko man natupad yung pangarap kong maging pulis, binigay naman sa akin ni Lord yung UTV. Ang tagal ko rin pinagpaguran to. Ang hirap kaya mag-isip ng content tsaka mag-edit ng video. Tsaka malaking tulong din sa akin talaga yung UTV. Dahil dito, nabibili ko lahat ng pangangailangan ng pamilya ko. Dahil din sa UTV, may sariling negosyo na ako. Tapos pinasahuran pa ako ni Facebook Buwan-Buwan, di ba? Well, ang punto ko lang naman sa video na to, kung ikaw na nanonood ngayon ay bata ka pa, ngayon pa lang dapat tinatrabaho mo na yung pangarap mo. Ngayon pa lang dapat matuto ka na magsakripisyo ng mga bagay-bagay. Isantabi mo muna yung mga luho na yan. Trabahuhin mo na yung mga pangarap mo. Tapos kapag naging successful ka na, lahat ng gusto mo, madali mo na lang makukuha yan. Kung baga, sakripisyo now, ginhawa later. Tiis-tiis ka lang muna sa ngayon. Kasi kapag dumating na yung panahon na naabot mo na yung mga pangarap mo, ikaw lang din naman na makikinabang yan. Di ba? Ayahay ang buhay. Tsaka tiwala lang lagi kay Lord. Hindi mo man makuha yung mga bagay na gusto mo sa ngayon, sure ako na ibibigay sa iyo ni Lord kung ano ang dapat at kung anong makakabuti para sa iyo.